tagumpay ng magulang para sa mga batang manonood. Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaingat problemang inyong idudulo. Turutukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng makinaukula. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programang nagturugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Miyerkules, April 18. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Oning Miranda. Tinupad ni Engineer Robert Beltran, Head ng Road Maintenance and Water Works, ang pangako nito sa Responde. At kahapon nga sa pangungunan niya ay pinuntahan ng Quezon City Engineering Office ang inirereklamong daanan dito sa KJ Corner K-10th Street sa Camias Road, Quezon City. Ininspeksyon nila ang kanilang mga manholes sa area upang makita kung mayroon ngang problema sa kanilang drainage kaya nagkakaroon ng leak sa kalsada. Ito ay bagamat naniniwala sila na malabong problema ito sa drainage dahil hindi naman madumi ang tubig na lumalabas sa leak. Ipinaliwanag pa ni Engineer Beltran ang mga posibilidad sakaling mang may problema nga sa kanilang drainage system. Pagbarado ang manhole, sa manhole lang din lilito yung bara niya. Tapos kung wala yung kabila, iikot lang doon sa gutter pag umahapaw na siya. Kaya hindi magkakaroon ng seepage kahit anong mangyari, magbara yun sa manhole, sa drainage namin. Hindi po pwedeng lumitaw sa gitna ng kalsada. Kaya yun eh, wala kasi pressure. Ngunit sa ginawang pag-iinspeksyon ay nakitang hindi barado ang mga manhole sa paligid ng lugar. Malinis, walang tubig. Saka walang cost na kukuna ng tubig. Hindi po pwedeng yung tubig yung mababa, aakat sa ibabaw. Kung titignan mo yung elevation ng leakage natin, saka itong elevation ng tubo natin, is almost, siguro mga 6 feet ang taas, mga 3 feet ang taas. Kaya hindi po pwedeng mangyaring umapo na gano'n. Dahil walang aapo na tubig, dahil walang tubig yung tubo namin. Ang drainage, kaya imposible sa drainage. Eh dapat hukayin na nila yan para mas-resolve na natin yan. Hindi na kailangang pagtagalin pa na, kanya, hukayin na nila kagad, design na nila kagad sa kontraktor para ma-repair na nila. Oo, ang assistance naman namin ibibigay sa kanila dyan na yung clearance eh. Yung permit para pahukay nila yung kasada namin. Eh kami naman talaga pinibigay. Since noong Friday, sinabi ko na kung kailangan ko kain, hukayin na nila. To follow na yung necessary documents to for payment nila. Kasi ilan naman nakakatagal sa kanila yung processor sa amin na i-apply muna nila bago nila hukayin. Since na yung urgency ng trabaho, binibigyan na namin sila ng hukayin na nila at tapalo na yung... Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Naku, maraming salamat po kay Engineer Robert Beltran ng Quezon City Engineering Department sa kanilang pagtugon sa hamong ito sa kanila ng responde kahit na alam nilang hindi sa drainage system ang problema. Umayag pa rin ang silang hukayin at inspeksyon na ng lugar para once and for all, mga kaibigan, makita kung ano talaga naging isang ng butas sa kalsada at water leak sa bahagi ito ng Camias Road. At nakita naman natin, mga kaibigan, hindi drainage system ang problema rito, kundi sa tubo ng tubig na nabutas kapatuloy ang pag-apaw ng tubig sa daan. Sa pagbalik po na responde, alamin natin kung anong pag-aksyon naman ang ginawa ng Manila Water Company dahil sa nakita natin talagang sa kanila ang problema. Tutok lamang po, mga kaibigan, magbabalik pa ang Responde.